Magandang araw po sa atin lahat. So ito muna ang ginagawa ng mga pabigat. Ito muna ginagawa natin, ano? Nagkakat tayo ng dulong yero kasi po kumakatas ang inside gutter ng magkabilang building. So yun po ang problema, no? Pag inside gutter po, then cemento po yung gamit, or slab, then parapet yung ginagamit na ano. Ganun kasi karamihan ng makaluma, lalo na sa mga pabrika. Yung pagitan ng magkabilang building is konkreto yung inside gutter. So check natin. Kung makikita nyo is kilat namin yung magkabilang dulo niyan. So yun naman yung pinagkatan natin na yero, no? O para ma-check natin kung saan nagmumula. Yan, so yan yung kagaya niyan, may mga bitak. Yan yung pinagmumulan karamihan ng ano, ng katas. Kasi nga nagtatag-ulan na. So syempre magrereklamo naman yung mga tenant. Ayan. So ito naman ang karamihang gawa nung sinauna, no. Then yung pinaka downspout niya is nasa loob ng poste. Yan. Sa mismong gitna ng poste yan yung mga downspout niya na yan. Yung doon is nalinis na namin yan nakaraan nung tag-init pa. Bago tayo pumunta ng Nueva Ecija, no, nung project natin is marami pa nga pong mga halaman dyan na tumubo. Dinilinis natin yan, tinanggalan ng mga alikabok or mga buha-buhangin tulad na yan. Ayan, no. Tatanggalan din natin yan. Ang pinakasolusyon naman talaga nito is magpa-plastering, no, kahit manipis din. Kasunod nun is waterproofing. So yun na, waterproofing lang namin yung doon. Okay naman, wala namang problema na sa client yung doon. Kaso yung ditong sa hindi pa namin nagagawa is nagkaroon na naman ng tagas nga. Baga lumipat kasi sarado na yung banda roon, eh. Okay na. So yung dito naman banda, kaya yun ang gagawin natin yan. At ginagawa na. Yan naman si Tonyo, siya naman maglilinis yan. Ako nagkakata ko lahat ng yero. Ayan yung ibang yero na lalaglag pa sa loob. So yun, thank you po. Salamat. At sana po suportahan nyo po ako pag nakita nyo to. Pwede pong paki-like, follow and share kung taos puso nyo pong gagawin nyo. Thank you.